Shout out sa inyong lahat. Good morning. Kami naman ngayon ay pupunta sa labas, mga kabindors. At pupuntahan namin si Ate Jenny Lynn kasi chinat kami ng kanyang kapatid ay ihinatid na daw riyan sa kanila ng DSWD. At saka nagchat, mga kabindors, yung kapatid niya na dalhan si Ate Ginilin ng mga damit kasi wala daw kasamang damit ng ihinatid, wala siyang kagamit-gamit, wala siyang damit. Yan, hatid natin, mga kabindors, yung kanyang mga damit. Saka yung iba niyang mga gamit, yung magkakaroon doon ng paglalagyan sa kanila ay ihatid na rin natin sa mga susunod na araw para mayroon naman siyang paglagyan ng damit tulad ng kanyang Durabox dyan na ibinigay ng ating sponsor. At saka kukumustahin natin, mga kabindors, kung ano na ang kanyang kalagayan. Kasi almost 3 months hindi na natin siya na-update. Ngayon makikita na natin. Kasi nariyan na daw. Ihinatid na ng DSWD. Yan, kasama ko si Bindor's wife. Kaming dalawa ang pupunta ngayon. Yan, mga kabindors, abangan nyo kami doon sa aming pag-update ni Bindor's wife para makita natin si Ate Ginilin. Ayan po. At ito po ang aming dadalhin na nakabag, puro damit. Ayan, nandito na si Bindor's wife. Yan din na dala ni Bindor's wife, rin yan, mga damit rin. Kasi hindi nagkasya dito sa isang bag. Marami kasi ang damit ni Ate Jenny Lynn. Oh, Chico, bakit Chico? Bakit Chico nariyan ka sa lamisa? Ah, Chico. Diyan ka lang, ha? Chico, diyan ka lang. Yan, mga kabindor, sige. Go na tayo, Bindor's wife? Oo, kasi tanghali na. Oo. Excited ka na makita mo si Jenny Lynn? Siyempre naman. Ayan. Kasi naalagaan natin yun ng 1 year something. Ayan. Kaya excited na rin tayo na makita si Jenny Lynn. Kung ano na ang nangyari sa kanya, nag-improve ba o gumaling ba? Sana gumaling na si Ate Jenny Lynn. Ayan. Sige po, mga kabindors, abangan nyo kami doon sa aming pagpapasyal, pag-update kay Ate Jenny Lynn at saka yung doon din sa mga kapatid niya. Ayan po. Ayan, mga kabindors, maglalakad kami hanggang dyan sa sakayan ng tricycle. Magko-commute kami kasi wala man kaming sasakyan. Yung sasakyan ko naman hindi pwede sa malayo yon. Dito lang sa malapit pwede. Kaya yan, magko-commute kami. Shout out sa inyong lahat. Makikita na natin si Ate Jenny Lynn ngayon. Excited kayo, mga kabendors? Kami excited kami. Excited kami makita si Jenny Lynn. Sana nga makausap na natin. Pagdating natin sabihin, "Hi Ate Wifey, kumusta?" Sana kilala pa tayo. Kaya nga. Oo. Sana kumustahin din tayo ni Jenny. Oo. Sana nag-improve siya. Kasi siyempre, andun siya. Ginamot naman yon doon ng DSWD. Diba? Palagay natin, ginawa din ang lahat mo. Oo. Para matulungan si Ate Jenny Lynn.
tambal pa yung damit natin, puro pula. Parang susugod tayo sa away ah. Hindi naman pula, pink. Ah, pink kayo. Oh. Violet. Nagkataon lang. Yan, narito na po tayo mga kabindors. Malapit na tayo dito kay la Ate Gina Lynn. Eh, narito na tayo mga kabindors. Makikita na natin si Ate Ginilin. Parang walang tao. Magandang umaga. Nagliligpit? Review. Ah, review. Anong review? Bible. Ha? Ah, Bible. Nag-message mo kasi ako ng iba. May yung aso na din. Pag-ayaw mo naman. Tawa ka lang tawa. Oh. Ginilin. Maslin. Ate may Ginilin. May bisita ka. Oh. Oh. Hindi mo siya kilala. Kilala mo ako? Ay, hindi. Ha? Hindi mo nakalimutan mo na ako. Ha? Sino sila? Ay. Sino? Kumusta? Kumusta daw? Kumusta daw? Kumusta daw? Bakit? Kumusta ka na? Kumusta ka nga? Namimiss ka na nila eh. Oo. Ano? Bakit ka umalis? Bakit ka daw lumayas dun sa kanila? Oh, di mo nakilala? Ito? Oh. Ha? Hala. Ginilin. Wala akong dinudukot. Wala akong dinudukot. Sabi ko sa kanya, bakit wala kang, ano, bra, nahihiya sa'yo. Ah? Sabi ko, tingnan mo. Hindi na lang sa rito, walang ano eh. Walang... Ginilin. Oh, walang Asia, XL. Hello. Kilala mo ko? Ano ba? Hindi daw. Ayan lang sinasabi ko eh. Sinasabi ko sa'yo eh. Pinapainom lang daw po nila yan doon. Vitamins lang. Walang gamot? Walang gamot. Ay sus, anong ba yan? Itinover po sa kahapon sa barangay. Mm. Maganda nga po doon nila itinover. Kasi di po ba sabi ko nga sa inyo, siguro almost 5 years na, na nilalakad ko siya, ayaw nila akong pansinin. Tinuturo nila ako kahit saan. Mm. Eh siguro, niloob na ng Diyos na, di ba, yung nangyari. Binagsak siya rin sa barangay. Talagang sinabi nila na sabi nga, na touch nga ako sa sinabi ng DSW. Ah, nauunawaan po namin si ate. Kasi sa kalagayan niya rin, yung buhay niya. Dahil marami po siyang pinapaaral din. Isa lang po yung tatrabaho sa kanya, yung asawa niya. Kaya, yun nga po sinabi niya na, yun nga, pinagkatiwala ko nga sa inyo yung kapat ko kasi dahil din sa hirap ng buhay, dahil wala pa rin naman. Katulad nga po niyan, sabi ko sa kanila, yung pinapaalis na kami, nung problema din kami. Oh. Kaya sabi ko, siyempre, gano'n naman talaga. Hindi naman sa dugo yung pagtutulungan, di ba? Kahit hindi tayo magkakadugo. Andun pa rin yung pagtutulungan natin, sabi ko nga. Papasalamat nga po kasi may kinugpok sila ni Kuya Tarilo. Sabi kasi tinanong ko yung mahalan nyo. Uh-huh. Eh, nag-uusap naman po kami na dun muna yung kapatid ko. Sabi ko kasi inaamin ko naman talaga na financially wala po talaga akong maibibigay sa kanya. Mm. Kaya malaking tulong po sa kanya yun. Sabi ko ganyan. Kaya nga po lumalapit ako sa barangay kasi eh, wala po talaga ako financially. Sapat lang sa pagkain sa mga anak ko. Kaya ganun po talaga ang nangyari. Kaya, nung binagsak po sa barangay, ngayon, nagpirmahan po sila dun. Tapos, ang sabi ko po kasi,
humingi po ako ng ano sa kanila kung ano yung mas magandang gawin. Kasi ang gusto ko po kasi sa kapatid ko dati pa, kaya ang gusto kong mailagay sa madala siya sa Mandaluyong po ba para maipa-check up. Kasi yung gamot po ang inahabol ko ron. Para in case na may maintenance sa bumalik yung dati niyang ano. Kasi bumalik po dati yan eh. Yung ano. Pero sabi naman DSWD, meron talagang gamot sa kanya na yung talagang aangkop dun sa sakit niya. Yung parang dosage po ba yung gano'n? Para maibalik lang yung dating katinuan niya. Kasi bumalik po talaga yung ano niya dati eh. Talagang lahat kami, nakilala niya. Pero ngayon, pansinin po natin parang ano siya eh. No? Yung parang isip bata na. Parang hindi siya nakakakilala. Kasi ito, nung hindi pa siya nawawala, ako, nakakakilala na yan sa amin. Opo. Nagulat nga po. Kahapon nga kilala niya ako, mamaya-maya, nakakalimot po siya. Kasi nga, walang gamot. Opo, gamot po talaga, importante sa kanya. Akala kaya ko, nga sabi ko sa kanya. Natuloy yung maintenance doon kasi siyempre paggamutan din yun, hindi ba? Po, sabi ko nga eh. Sabi po sa akin, ito po yung napag-usapan namin. Sabi din nila doon sa barangay, pakitulungan, maganda rin po yun kasi binigyan nila ng authorize yung mga ano doon, natulungan po natin sila kasi walang problema na hindi nasusolusyunan, kundi tulong-tulong. Kaya nga diba? Po. Sabi ko sa kanila, sabi ng DSWD na babae, ang bait nga po, sobra, talagang humble yung ano, DSWD, babae po siya eh. Oo. Sabi niya, pakitulungan na lang po, ayun po, sabi nila, kung mapagpaplanuhan daw po yung check-up niya, kasi kailangan ng face-to-face, kasi face-to-face naman. Oo, kailangan ng face-to-face. Eh, para makita rin yung kalagayan niya. Ano daw po, magsisettle daw ng araw na dadalhin siya rin sa pagamutan, sa pagamutan para ma-check-up siya, para daw yung angkop na gamot na ibibigay sa kanya. Yung mga reseta, kasi din pag pumunta ako doon, sasabihan ko na yung doktor na kung ano yung talagang pwedeng i-maintenance na sa kanya para po pag nagbigay ng ano, ng reseta, hingi rin po ako ng medical abstract, tapos ano, kasi di, meron do, pwede po ilaka din daw doon eh, sa ano, ano naman po, okay na po, kasi may number po ako nung CSWD, yung, ano nga po yung medyo gay ba, bait nga po eh, sabi niya, eh, kontakin mo lang ako para hindi ka na mahirapan doon, hindi na daw po mahirapan po kumila, kasi kukontakin mo na siya. Ang kailangan na lang po yung check-up niya, pero sabi ko nga po, sige po, po-provide na lang po namin yung ano, hanapan po namin ang ano, na ang problema lang naman po talaga, hindi ko po alam kung may bayad doon, siyempre may bayad naman po siguro yung check-up po. Financial nga kailangan. Siguro, yung financial na pagpunta roon, pabalik dito. Pero wala na pong problema sa sasakyan kasi, sabi ng barangay, sagot na daw po nila. Yun ang sasagot nila. Kaya, sabi nila sa akin, ikaw, Ate Jenaline, kung kailan mo isesettle. Yung araw yun. Sige, hindi naman po kasi ura-urada yan. Pagpaplanuhan po talaga natin yan. Kasi katulad po ngayon, marami din akong estudyante. Ilan po yan? 5? Araw-araw nga po, baon. Nung problema ka, so sabi ko, almusal, sabi kong gano'n. Lahat naman tayo. Ang dami rin namin estudyante. Totoo lang. Kaya sabi ko nga po sa kanila, nagiging totoo lang po ako sa inyo. Ito lang po yung sinasabi ko sa inyo. Talaga. Lahat lang tayo nagiging lahat po tayo, di ba? May pinagdadaanan, may kagipitan, talagang ganun. Financially talaga. Kaya, pagpaplanuhan po talaga natin. Wala po po tayo. May solusyon naman po ang bawat problema. Kaya, kaya sabi ko, sige po. Ika-text ko na lang po sila kapag naan. Tapos, kung kuan, kaya, huwag na-settle ko na, no? Para kung meron man akong maitutulong, may maitulong ko na rin, di ba? Sinat ko na rin nga po yung kapatid ko eh. Sabi ko nga po sa kanila. Sabi ko kahit konting, malaking tulong na yun. Hindi naman ako humihingi ng yung malaki. Ano lang yung kaya nyong ibigay sa kanya na halaga. Yan yung kaya nyo sa tingin nyo. Ano yan? Sama-sama yan. Malaking bagay na yun. Kaya nga. Akala ko kasi nito habang nandoon sa ano sa CSWD may gamot siyang maintenance. Pero vitamins daw po inaano nila, buti nga vitamins. Ano hindi nila ano pinapina
Kaya... Kaso lang napansin ko, oh. Umayas. Bakit wala kang bra? Walang bra? Anong bra ka? Ano, iniwanan nakaba na yata. Nakaba naman po siya, eh. Nakaba. Iniwanan na niya yung bra. Eh, di nung umuwi po kami, siyempre, ako po. Talagang, siyempre, yung pagkakataon, nandun na yung DSWD. Sabi ko po, ang problema po kasi namin talaga, Jen, is tirahan. Jen, may iyak ka, Jen? Ah, hindi. Kaya nagtanong po ako. Umiiyak siya. Para, kilala mo si Bindors, man? Umiiyak siya, pero hindi niya po maipaliwanag, ma-express na ano. Alam na yan. Alam kilala mo si Bindors, man, Jen? Oo. Ba nakakaintindi siya? Kasi kahapon po talaga, yung itong anak ko, tumae, itong ate niya busy sa paglalaro. Eh, tumae na pala, siya lang nakapansin. Kasi nadikit sa kamay niya, ano ba yan, bata ka, may tae ka na. Sabi ko, ay na din, baliktad kayo ni tita mo, ikaw yata yung may kulang. Oh, Ate Jean, bakit ka naiiyak, Ate Jean? Naiiyak siya. Ate Jean. Ano din, ito naman. Bakit ka naiiyak? Alam ka lang kaya kita. Siyempre, ito si Bindorsman, ha? Kilala mo naman siguro si Bindorsman. Kilala mo na sila. Bindorsman? Hindi mo kilala si Bindorsman? Si Bindorsman yan. Tagal-tagal mo nakasama yan, kinalimutan mo agad. Nilayas, ano mo kami? Di ba nasa bahay ka? Oo, nasa bahay ka, lumayas ka sa amin. Bakit? Ba't ka sumama dun kay Chris? Hindi niya alam. Hindi niya alam yung ginawa nila. Alam mo, naiiyak siya na hindi niya maipaliwanag kasi may ano pa nga kasi. Totoo ka? Naiiyak. Tears of joy. Tears of joy. Nalulungkot. Natawa ako sa kanya kahapon kasi naliligo yung asawa ko. Yung pinagbalnawan ko sa damit na downy. Pinaligo niya. Len, ano to? Pinagbalnawan mo? Tambang ko? Siyempre, downy yan eh. Natawa siya. Tawa siya ng tawa. Ito yung ano mo, oh, yung damit mo. Dala-dala namin. Oh. Oh, ayan yung damit mo. Ayan, oh, yung mga damit mo yan. Dala-dala namin. Sa isang bag. Ayan, nandiyan. Piliguan na kita mamaya. May bibihisan ka na. Maganda nga rin po kasi, sabi ko sa DSW, pwede pong pakiusap. Kayo po ang kumausap sa asawa ko. Kasi sabi ko, maganda na rin po kasi yung alam niya rin. Hindi po ba yung sitwasyon ng kapatid ko. Ipaliwanag lang po sa kanya kasi marunong naman po siya. Siyempre, hindi ko rin po siya masisisi kasi ang buhay din namin. Kaya ganun siya. Ayun, naintindihan naman niya. Kaya sabi niya, wala naman mong problema. Ang ano lang kasi yung malilipatan. Ito pong dulo kasi po ang gusto kasi na may-ari, yun nga po ang problema kasi sa mga mayroon, hindi po kayo may mga pera. Yung sandali na lang sa kanila yung magpalayas lang, hindi nila naiintindihan yung sitwasyon ng tao. Ay magpapatayo ng araw po sila ng ano, negosyo, ganun. Sabi ko, wala naman pong problema, kaso lang, eh, sino naman po kasi yung gagawa doon at magtatayo? Hindi naman po ganun kadali itayo yung bahay. Agad-agad eh. Isang araw lang po, di ba? Kaya nga. At saka kakailanganin mo rin po doon ng budget. Yung halaga. Akala nila ganun-ganun lang magtayo. Anong gagawin nito? Gigibain niya eh, tag-ulan. Oo nga, tag-ulan. Diba? Tapos, mamaya, pag giniba, edi, ano. Kaya sabi ko po kay Bern, itong dulo, ito pong bahay na itong dulo na ito kasi, dati nung may nakatira dyan, sabi nila, kausapin ko yung, ano, yung caretaker yata. Dati, kinausap ko, sabi niya may titira. Pero wala namang kumitira. Kaya, parang may nagsabi sa akin, Jen, kausapin mo yung barangay, kapitan, dito sa Narago. Ayun, sabi ko, sige, kakausapin ko nga. Hindi naman masamang, ano eh, sumubo. Wala namang mawawala. Opo, wala namang mawawala. Susubukan. Sige, para bago tayo kaiyakan, bilhin muna. Magano tayo muna ng ating makakain. Iyak ka rin. Iyak ka. Hindi mo ma-express yung nararamdaman mo. Ate Ginalit, ano muna kayo, bili kayo doon sa malapit lang naman palengke. Mag-ano tayo dito, mag-luto o kaya ano? Mag-mukbang. Oo. Mag-mukbang. Utom ka na, Jen. Utom ka na, Raw. May dudukutin ka na naman dyan. Ano yan dinudukot mo? Ay, sus. Ano dinudukot mo dyan? Ano dinudukot mo? Masaya talaga siya magtumataw. Naiya nga po siya. Sabi ko, patingin nga kung may panty ka. Ay, sabi niya, ay, wag mong tingnan. May panty nga talaga yan. Naiya siya. Marunong mahiya.
dali lang po. Magbibilis na ako. Sige, sige. Mag-ano ka para makapag ano tayo. Tijin. Tinapay, kakain ka. Tinapay. Ayan ang sinabi no. Ayaw nga ni Samuel. Ayan, magpapabili tayo ng ating makain muna. Kilala mo ba ito? Maayaw nga ni Samuel. Ha? Hindi mo kilala yan? Baba mo na siya. Oo. Hindi mo kilala yan? Pera. Ah, pera. Ilan yan? Ilan? Ilan? O, Nadine! Iniisip niya kung magkano yung pera na yan. Basa mo na. Para, parang 1,000 yata yan. Ay, Nadine. Ano? Nadine. Kala ko talaga sa siya. Nadine, may gamot din. Wala pala siyang pinainom doon na gamot. Ano? Kala ko na ano nila na siyempre nasa kanila ano napa-check up ba tapos na oh, nalapatan sana ng ano kaya nga kala ko sabi ko may doktor siguro yan sila doon makala ko ba naman eh. No, Ate Jean, kilala mo yan? Ha? Pera. Pera, tapos magkano yan? Piso. Piso? 1,000. Oo, 1,000 yan. Ano pangalan ko? Pahapon. Yung matagal na kong prayer. Ah, vendors man. Ayan. Matanggap. Matanggap mo sa asawa. Ayun po, parang answer prayer din na. Sa akin ni Lord. Yan mga kabindos si Ate Jean. Eh, hindi siya binigyan ng ano, hindi siya na-check up. Hindi po, vitamins lang daw po ang pinain. Oo. At ito naman siya, mayroon niyan siya resita, yung unang mga resita niya. Diba? May gamot pa nga ito na naiwan doon sa bahay. Aywan ko kung ituloy pa natin yung ano na yon, yung gamot na yon. Hindi yata yun pwede kasi ano yun, isang buwan lang yun eh, baka expire na yon. Ali. Meron pa pong expiration date na nakikita. Ay, oh, sa pagtingnan natin. Tingnan po natin. Kasi sayang rin po. Sino ako? Sino? Ah. Si Ate YP. Ate YP. Ano ba yan? Saan mo man tutuhan yun? Hindi mo lang yan nasasabi kanino niya. Kanino yun? Saan galing yung mga ano na yun? Natatandaan niya pa rin. Bad yun? Bad yun? Sige. Sige, bigay mo na yung piso mo. Piso mo kay, ano mo, kay Ginalin para mabumili ng makain natin. Tara, nabibili na tayo ng pagkain mo. Pagkain. Kaya nga, ibibili natin yan, napila mo yung pagkain. Ah, sige. Tara, nabibili na nga. O, dyan ka lang. Dyan ka lang, ha? O, lalabas, ha? Magka-umalis ka rin. Huwag ka nang maalis, ha? Ikaw nga lang din pumunta. Sa taas po. Oh, okay lang. Ano pa mula natin? Ano ako dyan? Umupatama. Mag-ano ka na rin? Magbili ka na rin ng bigas dyan. Ah, magbili ka na rin. Ano po? Ano pong bibiliin ko kayo kung magsabi sa akin? Sige. Kung ano ang ano mo doon? Ano pong ulam? Maganda-ganda ulam. Sige, ano ka? Bahala ka na lang kung anong kung gusto mo, maganda. Ano magluto. Mayroon doon yung luto na. Para paano na lang ang luto. Ganun din naman ang presyo niyan. Lutong ulam na lang po. Oo, yung iba yung buong manok doon. Ano saan ka doon? Yung Senior Pedro doon? Na lang po. Parang malayo yata yan doon ah. Kasi kung magluluto. Malapit naman po dito. Kung magluluto eh. Ano pa? Sige po. Sige. Umusap tayo. Hindi naman yan ah. Umusap. Ano? Uuwi na kami. Uuwi na kami. Kilala mo pa ako? Sino pangalan ko? Ayan. Ayan. Kasi kilala mo ako, bibigyan kita ng pang ano mo to ha, pang bili mo bigas ha. O, bila. Ano yan? Isa. Dalawa, bilangin mo. Tatlo. Apa.
Yan, lima na yan. Ha? Bili mo na kung walang bigas, ha? Bigas, ulam. Yan po, thank you po. Kay Ma'am Gloria Carbonel. Carbonel. Yan po, ibigyan natin si Ate Ginibin ng kanyang pambigas. Para meron naman siya. Saka konting pangulam muna. Yan po, thank you very much po. Yan, pasalamatan mo naman si Ma'am Gloria Carbonel. Hello po. Maraming salamat po Ma'am Gloria Carbonel sa tulong po kay sa ate ko. Sobrang thankful po. God bless mo sa inyo. Wala to. Sige, thank you. Hindi, apir. Ilagay mo sa isang kamay. Ilagay mo sa kamay ng isang, yung mira, dito. Yan. Tapos na tayo. Oh. Pernah na.